Tito Win ibagsak, si Tito Victor Campos, iangat na ang sigaw dito. At si Tito Rock naman, sabi niya, wait! Ayaw pa daw, wag muna daw. Ayaw daw mag-start ng bull. Eh, wala tayong magagawa dyan. Hindi, Tito Rock, di ba? Kaya ka-message ko si Tito Rock kahapon eh, di ba? Ito naman yung ina-anticipate natin. Alam nyo na yan. We are 13-14 months away from the next halvening. That's inevitable. Yung halvening, mangyayari yan. Whether na may Bitcoin tayong hawak or wala. And it will not wait for us. Kaya sa front seat, last year pa lang, sinasabi na natin sa inyo. Ito malinaw ah, mga nasa front seat, diba? Sabi natin, ang major goal natin is yung proper portfolio allocation. Nag-trade tayo ng futures. Tama. Nag-swing tayo sa spot. Tama. Para ano? Kaya sabi natin, pababa yung market eh. May opportunity dito. Pwede nating iswing. Panglibang. Pangtanggal inip. Habang bumababa yung market. Laro tayo sa futures casino. Laro tayo sa spot. Some of our portfolio. But not all. But hindi natin binitawan yung pagbubudega. Eh ngayon, eto na tayo. Nasa 30K na yung si Bitoy, di ba? So, we just continue kung ano yung ginagawa natin. What we do best. Pwede pa ba mag-trade? Pwede pa. Bakit hindi? Why not? Diba? But you trade small portion of your portfolio sa ganitong klase ng market. Kasi ayaw mong maiwan eh. Kaya si Tito Rock, alam niya na yan na hindi niya pwedeng iswing yung 100% ng portfolio niya. Kasi ayaw mong maiwan. Yun. Follow and like for more updates!